Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok po, dahan-dahan po tayo, huwag po tayo magmamadali, naririnig naman po ako sa labas. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita, ngayon pinaaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na siya ay dumating hindi para sa mga perpekto at malilinis, kundi upang sagipin ang siyang mga nagkukulang at nalilihis sa landas. Hilingin natin na ngayon ay magkaroon tayo ng kababaang loob upang tanggapin ang ating mga kahinaan at pagkukulang at humingi ng patawad at biyaya ng pagbabagong buhay mula sa ating mahal na Poon. Tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalulungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo kung maaari pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan ng aking asawa." At inilibing niya ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon.
Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahar Loy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaking iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
kayong mabigat ang basa. Ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang iyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ngayon ay unang araw ng Biyernes, araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. At higit sa lahat ay araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman, ngayong unang Biyernes ng buwan ng Hulyo, bilang pagpapasalamat sa kanyang malasakit at pagbibiyaya sa atin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dala ba natin ang kababaang loob sa harap ng Diyos? No? Sa atin pong mabuting balita, natunghayan natin ang pagtawag kay Mateo. No? O sa ibang version ng mabuting balita, kay Levi. Mula sa pagiging isang kolektor ng buwis, kinikilalang makasalanan, kinikilalang taksil sa Israel. No? Dahil siya ay nangongolekta ng buwis sa ngalan ng gobyernong Romano na mananakop. Siya ay tinawag ng ating pong Jesus Nazareno upang maging kanyang tagasunod, maging kanyang disipulo. At sa pag-aya ni Mateo sa tahanan niya upang makikain ng ating pong Jesus Nazareno, nakaharap na naman ng panghuhusga ang ating Panginoon. Bakit siya nakikikain sa mga makasalanan? Hindi ba't ang Mesiyas ay pinipili ang mga pinakabanal, ang mga pinakamabubuti, ang mga pinakamalilinis ang kalooban bilang kanyang mga tagasunod?
Subalit, at ito ang ating pagninilayan ngayong araw na ito. Ano ang sinabi ng ating mga, ano ang mga salita ng ating Poong Hesus Nazareno? Hindi ko kailangan ng perpekto. Dahil ako ay naparito upang paghalingin ang sakit ng kaluluwa, ang sakit ng pagkamakasalanan, ng pagkamakasarili. Pagagalingin ko ang siyang bayan ng Diyos upang sila'y makabalik sa akin. At maganda po itong pagnilayan. Siguro marami sa atin ngayon dumarating, may kanya-kanya tayong hiling, may kanya-kanya tayong ibibida rin kabutihan sa Diyos, no? Sana naman, Lord, bigay niyo na yung gusto ko. Nagpakabait ako. Naging tapat ako sa aking asawa. Wala akong ibang kinakausap. Hindi ako nandaya. Hindi ako nagsinungaling. Mabibilang ko sa araw na ito yung mga mabubuti kong nagawa. Hindi pa ba't sabat yun? Pero kasama po ng pagkilala sa kaya nating mabuting gawin ay yung kababaang loob na bahagi rin ng ating buhay ang mga pagkukulang. No? Yung iba nga sa atin, pinagtatakpan pa. Yung iba sa atin, iibahin ang pagkakasabi sa mga pagkakamali. Papalusutan pa. Sasabihin pa, hindi mo naman, o hindi naman ako ang may kasalanan. O siyempre, kwento mo yan, kaya ako ang bid, ako ang kalaban mo. Pero bahagi po ng ating buhay, at ito ay dala rin ng ating mga kagustuhang hindi katapat, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating mga pagkakamali at kasalanan. At ang unang hakbang ay ang kababaang loob upang tanggapin ito. No? Yung pagiging totoo sa ating sarili na nagkakamali rin tayo. Pero kasabay ng pagtanggap doon ay ang pagbubukas loob sa Diyos at sa posibilidad na kaya nating baguhin ito. Kapag sinabi ng Diyos na tanggapin natin ang ating mga kasalanan, huwag nating hayaang manatiling mga kasalanan ito hanggang sa pagtanda natin. Bagkus, ibukas natin ang ating kalooban na baguhin ang ating buhay. Tulad ni San Mateo, na mula sa pagiging kolektor ng buwis ay naging matapat na tagasunod ng ating Panginoon pagkatapos matunghayan ang kanyang mapagpatawad na kapangyarihan at mga salita. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, alalahanin po natin, hindi lamang yung mga maganda nating nagawa, hindi lamang yung ating mga ibibida sa Panginoon. Subalit, aminin din natin ang ating pagkamakasalanan, ang ating mga pagkukulang, ang mga sulok sa buhay na kailangan pa nating baguhin, kailangan pang pabanalin at humingi hindi lamang ng pagpapatawad kundi ng kakayahang magbagong buhay na tumutugon sa tawag ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, tinutulungan at tinuturuan mo kaming magpabanal at magbagong buhay. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Iyong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot,
pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eucharistia, itinaway madlaman natin ang magpapagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan natin ang may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners, health workers, at mga nagsisilbi sa ating bamayanan at komunidad na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nagpapakita ng habag ng Diyos, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong binunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alam at tinapay-alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarapila ng lahat ang napari. Siyang nagmulat sa bulan, sa bilay ay nagpalangan, at ang iramay sa lahat. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapapin kaming lahat na makasalo sa iyo. Buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria, na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa mga inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, mata mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sama mo dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ilayo sa lahat ng
sama, kaawaan niyo po kami. Umaasa, Poong Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sa salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sukuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan
lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor na Iting na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming.